Dahil nag-plus po yung temperature, yung yellow po sa bubong kaya nakikita po ninyo, dahan-dahan pong namumuo at babagsak po, di ba? Napakakapal na po ng yellow. Ay, naku, sana mag-spring na para matunaw na lahat. Magandang araw po mga kababay. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan po. Marami na naman pong yero. Masarap po talaga ngayon kumain ng mainit na sabaw. At alam nyo naman po, di ba, nakabili po ako ng bone marrow. Magbubalalo po tayo ngayon. Magpapalamig po muna ako syempre bago po tayo magpainit. Tara, samahan po muna ninyo ako. Ayan po, ang temperature po ngayon ay plus 1. Kaya medyo social po ang get up ko. Tingnan lang po natin sa mga different shops kasi iniisip ko pa po yung mga ibang gamit po na kailangan ko pa kumpuni po ng aking bakuran at tahanan po sa Pilipinas. Ah, B po pala ito, bulalo. Naku po. Mga bili niya. Now, yan, $4.99 lang po. Mas mura po. Sa mga, kuna ko na $300 lang po per kilo. Diba, mura pang mga buto-buto. Kapag buto-buto po dito o kaya mga pati, mas mura po kaysa sa mga laman. Dito na po ako sa hardware shop pero nagtitinda na rin po sila ng mga buto. Tingnan po natin itong presyo ng pechay. May letter D, yung mga letter po. So ang presyo ay €2.95. So sa Pilipinas po, for example, sa pure gold, 65 pesos po isa. Pero ito po mga patakbo bali, kulang-kulang o mahigit 300 pesos po ang isa. Siyempre pag mga ganito po, mga tropical vegetables mas mahal. Pero yung mga autumn sa winter vegetables mas mura. Tulad po nito, itong beetroot, letter A. So 45 cents lang po ito. Kasi nga mga autumn and winter vegetables. Tulad din ng ibang klaseng mga root crops. Marami na pong mga tao dito sa mga malls at wala na pong face mask restriction kaya masayang masaya po mga bata. Ayan, dito po muna tayo sa mamahaling coffee shop at makalibre po ako ng kaibigan ko pong ka-plastic andito din. Order po ang pinakamahal. Paano ba naman hindi ka mapapakapi po dito? Tingnan nyo naman po yung mga nagsiserve. Diba? Ayan, palibre po ako na tsaka saka cinnamon pastry. Siyempre hindi naman laging mamahalin na tuturo ko. Baka madala na sila. Pag mumurahin, ako naglilibre pag mamahalin sila. Baka makahalata. Ayan, magpakulo po muna tayo ng bulalo. Iwan, ng buto-buto. Sarap. Kailangan po ano, medium low heat, huwag po masyadong malakas apoy para hindi matanggal po yung bone marrow sa buto para mas masarap po pag sinerve natin. Ayan po, pagkatapos kumulo at lumambot, nilagay ko po muna sa labas kasi frozen po diba sa labas. Pero hindi ko may pa-frozen po ito, pinatulog ko po muna yung mantika. Ayan. Lilinisin ko po ito. Kasi po iba diba, may mga style po sa YouTube na iba, nilalagyan ng ano, ng yelo. Ayoko po. Ito naman, dahil nagyayelo naman yung sa labas, ilalagay ko sa yelo. Scrape lang po natin itong mantikang buong buo. Ayan. Mararamdaman po naman niya yun eh. Yung lambot. Gagamit din po ako ng kutsara para mas madali pong tanggalin. Sandali lang po. Kasi ito po yung masarap na parte, di ba? Parang ASMR. Kapag nagja-gelatin, yung clear na water, ibig sabihin, yun po yung sabaw. Itong tinatanggal po talaga natin ay mga sebo o saturated fat. Hindi ba ganun po?
feeling, healthy eater. Siyempre, na-enjoy lang po natin ang buhay. Hindi naman po ako tatlong beses lumantak pag nagmumukbang, pag kinakain. Isang beses lang po yun. Isang araw. Saka hindi naman po halos everyday ang mukbang po natin eh. Siyempre, gusto ko rin na may konting matitira namang mantika. Hindi ko naman po tatanggalin dahil kasi di ba, ando ng lasa. Pero hindi naman masyado kasi pag ganito malalaban nyo, malalaman po talaga ninyo yung kung gaano karaming sebo ang papasok sa katawan po ninyo. Pero pag mainit, huwag naman po muna kayo maglalagay ng yelo kapag gusto nyo mabuo po yung sebo. Medyo palamigin po ninyo, saka po maglagay kayo ng yelo. Kasi yung yelo, pag natuwa na po ano yun, magiging extra ng sabaw naman yun. Diba, satisfying po. Yan, okay na po yun. Natin rin konting mantika. Yan, yan. Tira-tira ng konti. Pakulang po natin uli para mas malambot. Low heat lang po ha, para hindi po mawala po yung bone maro sa buto. Kapag malapit na pong kumulo at medyo okay na po yung sabaw na tunaw na yan. Lalagay po ang sibuyas. Maglalagay po tayo ng ano, ng alahas. Dahil sa presyo. Dadamihan ko na. Dahil nung last uwi ko sa Pilipinas, hindi ko po talaga masyadong malasahan yung sibuyas sa mga luto. Dahil natitipid po talaga. So, ang serving na po nito ngayon, 1,000. Dahil sa sibuyas. Sibuyas na nagpamahal kaysa doon sa karne. Parang niluluto na lang natin ngayon eh, nilagang sibuyas. May karne. Oh, diba? At dahil malambot na po yung karne, sunod-sunod na po natin ang gulay. Maglalagay po ang patatas. Siyempre, ang iba po sa inyo hindi po naglalagay. Ako po kasi gusto ko po ito. Kapag hindi po ako magkakanin, gusto po yan, patatas. Pag sabaw lang po kakainin ko sa mga gulay. Sarap. Dahil mura po ang sibuyas dito sa Finland, nakabili po tayo diba ng murang sibuyas. Ito po. Lalagay po muna itong bandang ilalim, itong matigas na parte. Napakasarap nito. Para malasang malasa. Mukhang hindi nalalasa kung bakit baka yung sibuyas. Hindi, ganyan pa talaga ako pag nagbubulalo. So, pa talaga may murang sibuyas. Sarap na tingnan. Gutom na. Sa kapihan po kasi pinatay natin, ako po mga din mga sandwiches. Mabubusog po. Naisip ko ito, magbubulalo ko ngayon, hindi ba? Ayan! Nagdagdag po ako ng konting tubig. Titimplahan ko po ng patis. Pero pinakulad ko na po yan sa asin, saka sa paminta. Kung gusto niyo pong mas malasa po yung bulalo, gamit po kayo yung pamintang buo. Pero yung paminta naman po talaga dito, ito po ang paminta. So, doon po yung ginamit ko. Napalinamnam lang po yung patis. Pero ginagamit ko po talaga sa bulalo, nilaga, sinigang, patis po. Mas masarap. Yan! Bulo na po ng maayos. Siyempre, pag sinabing bulalo, maglalagay po ang mais. Laga na po itong mais. So, hindi na po kayo magpapatagal ng luto kasi malambot na po yung baka. Dahan-dahan lang po natin ang
paghalo kasi titignan po natin yung kung maro, baka mano madurog. Natsin nga mamaya, huwag mo lang sana. Nandun pa, iniwalay na nga. Hindi pa naman. Alay ko na rin po yung beans. Hanap po ako ng lugar na maglalagyan dito na maganda yung pricing ratio. Natin sa isang bibig. Ayan! Ito na po yung bichuelas. Lalagay na po tayo ng pechay. Ito, dadahan-dahan ko po lagay para maganda presentation. Para tayo nagsasalansan ng pawid sa bubong ng hugo at taong. Bok choy po ito eh, yung medyo matataba, medyo green ang dahon. Pasarap po nito. Binili po natin isang araw. Makapili na may dumura ng bulan. Hindi po kami makapagbulan sa bulan. Hindi naman po sa pag-ano ha. Mahal po talaga ng mga ano. Bulan. Yan. At tapos, dumura na po natin ng bulan sa bulas. Oh, there you are. Panalo. Takapan lang po natin. Hanggang lumata po ng konti yung bok choy. Ayan po. Luto na po ang ating bulalo. Alam po po, diba? Ayaw po i-overcook po itong gulay para mas masarap. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Sana po ay safe po lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo. Bago po tayo gusap, salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyay. Maligyan niyo po sa amin sa ngayon at binigay at ibibigay pa po naway mas naik po ngayon ang pagbibigayan. Pagkakaisa at pagmamahal mo, Panginoon. Kaya na po, bahala po sa amin, Panginoon. Sinusukong na po namin sa inyo lahat sa kanila na Jesus. Amen. Kasi na po natin, ako po, gutom na po talaga ako. Kasi kapag gumain ng sandwich kanina doon sa sosyalan, doon sa plastic. Kasi po, ubusok po ako. Eto, inisip ko na po, sabi ko na po, magluluto ako ng ano, ng bulalo. Lagay po muna tayo dito. Ayan po, naku. Oh, diya. Tignan po ninyo. Yan. Tapos ito pong laman, ha? Pakalambot. Ang mga gulay. Ito ang nalagay sa pinggang ko. Lagi ko tayo sa bawo. Sus na lang po ah. Ah, diba? Yan po yung ating bulalo. Maahog na sa ano. Buto. Tayo sa bago. Kapag ito po yung mukbang ko, i-fast forward yun na kung gusto niyo po yung kainan na.
muna tayo sa laman. Ang puno nyo. Init. Lambot. Patis na may sili. Depende po sa inyo kung gusto nyo po. May calamansi o lemon. Napakasarap. Dinamihan ko na po yung sili. Kasi ito po yung sili na bilo ko. Hindi pa busog ganun kakanghang. Pero makakang po. Ibig sabihin, tama lang po sa aking kapangyarihan. Pineapple juice mo. Ayun po sa bulali, talagang pag mainit po, no? May konti nga dito, buong naro siya. Sarap. Ito po yung favorito ko, eh. Yung mga litin na nakakapit po sa buto, eh malambot na po ito. Dali pong kainin. Mainit na. Ito po muna tayo sa laman. Yan, ito na yung sili. Itong kanin ko po, basmati. Kaya buwagag na buwagag. Buto.
Napakasarap. Tayong kulay. At ang ating first, second bone marrow. Una kasi medyo maliit. Gusto ko pa sa bone marrow para hindi po ako maumay. Ganda po. Excuse me. Magagalakang isa na isa. Huwag po muna akong kapraso. Yan. Huwag ako po sa kanin. Natin ko ating sabaw. Tapos, tayong sili. Halo po natin. Halin. Para lumasa. Yan. Subo tayo. Patis na may sili. Tsaka haka. Subo po tayo. Ito po tayo ng konting saan yung laman? Nadurog na. Yun. Laman. Ito. Yung kalahati ng isa. Yan. Takpal. Malaking buto. Laman konti lang. Celia. Wala sa malasa. Ang bulalo po ano no? Tagal po talaga lumamig.
pawisan ako dun sa ano ah, sili. Para maubos nyo yung kalahating tasang sili ah. Masarap po yung mga litid. Mainit. Mainit pa rin. Kapag kumain po kayo ng mga natapos mainit, lalo pong maangang panlasa yun, no? Papawasan ako sa anghang. Litid. Hindi ko po kakainin itong taba. Ito po yung nakakaumay. Ayong mais. Ay, meron pala dun. Excuse me, may pag-usan ako dun ah. Sarap. Kapag bibili nga po pala kayo nila ganun sa shop, may added sugar po yun, matami sa ugasan po nyo. Ganun po ginagawang lasang para naman yung bulalo nyo magulat kayo pag maglasang may natamis. Basahin niyo po ah, yung pakete. Nilaga mais kung may sugar, added sugar.
Napainip pa. Saging. May na itong kalahati. Hihinga muna ako. Ayan, paano po? Parang naiyak ako dun sa, naiyak ako at pinagpawisan ako dun ah, sa anghang at init. Bago pa tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Ayan, maraming maraming salamat na po sa biyayang binigay niyo po sa amin sa araw po na ito. Naway sa panahon po ngayon ay mas umirad po ang pagmamahalan. Lalo na po sa isang komunidad, sa buong kapitbahay, lalo na po sa buong pamilya po, Panginoon. Dahil yun po nagpapalakas po sa amin kung malalayo po kami sa aming mahal sa buhay. Yun po magbibigay sa amin ang inspirasyon, Panginoon, ang pagmamahal po nila. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus amin. Paano po, maraming maraming salamat na po sa inyong oras sa ilan sa pinilang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mo itong araw. Laban lang!